Okay mga bro, ngayon meron tayong re-reviewing ngayon na isang item, recording item to, ano. So, ito ay in-sponsor ulit ng itong pa-review, no? So, ito yung sinasabi ko ng last na meron akong reviewin na isang mixer. So, ito yan. So, dumating na, kanina lang dumating sa arena, no? So, bubuksan natin. So itong mixer na to ay napapanood ko sa ano sa YouTube, no. So sa ibang bansa, no, may mga nag-review nito. Kaya te-testingin natin ngayon kung maganda ba talaga. So ipakikita ko talaga. So titingnan talaga natin yung bawat function ng gamit na to, no. So ito na siya, no. So ay siya ay Yamaha F48. So ayan. So ito yung box niya. So pang recording siya. So USB mixer interface, audio interface, no. Mixing console. So by Yamaha. So ito, I think ano to eh. Ito yung mga generic na Yamaha. So bakit ito yung pinili ko? Kasi yung ibang napapanood ko ay mga simpleng mixer lang, although na pares lang silang mixer, pero meron kasi akong nakita na gusto kong testingin dito kasi kagaya nito, meron siyang USB. Tapos meron siyang channel, dalawa. So ipakikita ko talaga kung paano talaga natin magagamit ito, kung ano talaga yung mga features nito, no. So simulan na natin, no, buksan natin. So dahil tingin ko nga generic to, so although Yamaha yung tatak niya, so maraming ganito rin na design na malamang iba yung ano, yung brand, kasi generic nga ganun eh. Mga China, no, China equipment, o ganun kalimitan. May nakita rin ako nito, kulay puti naman, na mas lady yon, no, mas lady na version naman. So ito naman Yamaha. So ganito, naka-box siya. Buksan natin. So ano yung nasa loob ng box? O ito siya. Naka-plastic siya. Tingnan natin dito. Tapos meron siyang user manual. Okay. At yung kanyang adapter. Ito. Meron siyang power adapter na naka-USB. Okay. So ano pang nasa box? So wala na. So tingnan natin dito. Tabi muna natin yung box. So tingnan natin. So ito siya. Maliit lang siya. Very handy. So okay, ito na siya. Yan. Yamaha. Yamaha F4A. Meron siyang dalawang XLR with PL. So ito yung mga combo na tinatawag. So pwedeng PL. So pwedeng ganito, sasalpak mo dito sa kanya. At pwede rin XLR. So yan. Tapos meron siyang gain. Tingnan natin yung mga pintan. So okay naman. Ito. Itong out
ito ay in. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4. Pagdating kasi dito, hinati sa dalawa. So, consider as 2, ano rin yan, 2 insert. Okay, 2 input. So, left and right. Okay. So, matik yan. Tapos, ito yung phantom niya, plus 48 volts para sa mga phantom power na condenser mic. Tapos, ito yung main out niya, DL siya. Tapos, meron siyang ito, kung i-connect mo daw siya sa PC. So, yun. I-on mo siya kung i-connect mo sa by USB cable. So, yun, no? So, yan. So, ngayon, yung material niya mukhang okay din naman, although plastic siya, okay din naman. So, para may effects din siya. So, ito yung phone niya para sa headset natin. Ito yung effects niya. Delay siya, delay ang kasama niya. Okay? Okay? So, testingin natin. Okay? Ayusin muna natin, no? So, ngayon, te-testingin natin kung paano yung function niya. So, ito. So, inayos ko muna. So, ito siya. So, ngayon, una natin ilalagay ay itong connection. So, ito yung main out niya. Ito yung main out niya. So, yan itong dalawang to. So, ilalagay natin. O, actually, ang ginamit ko, nilagyan ko lang ng adapter. So, yan. Na nakakonekta doon sa studio monitor reference mapping. Okay? So, ngayon, lalagyan natin siya ng power. Ang una natin gagamitin ay yung testing yun, ay yung main power niya muna, yung adapter power niya, cable. So, ito yun, sinag pa ko nun, 220 siya. So, ilalagay natin dito. Okay? So, dapat naka wala mo natin gagawin. Okay. So, yan. Okay. So, umilaw na siya. So, nakalagay ay line. Okay. So, i-center muna natin. Center muna natin yung kanyang mga knob. So, ngayon, susunod natin yung ilalagay ay yung mic. So, XLR. So, sa channel 1. Okay? So, nakakabit na. Ngayon, bubuksan natin yung monitor speaker. Okay? So, buksan natin yung buhayin natin yung main out master volume. So, nandito yung channel na sinalpakan natin. So, buhayin natin yung phantom kasi hindi siya gagana. Kung hindi, bubuhayin yung phantom power. Okay. Okay. Tingnan natin ngayon, nabuhay ko na yung plus 48 volts. Kasi, itong condenser mic ko ay gumagamit, kailangan ng 48 volts. Okay, so naka-on na. Mag-indicate na yung 48 volts kasi pagka tinanggal ko, mawawala yung indicator. Pag pinindot ko, ayun, yung ilaw nung 48 volts yung indicator. So dahil dyan, bukas ko siya. Testingin natin yung volume. Okay na. So, okay na. Check, hey. And check, hey. 1, 2, check. Check, hey. Check, hey. 1, 2, check, hey. 1, 2, check, hey. Check, hey.
So kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kalakas. Gumamit na ako ng game dito eh. So dito rin medyo malakas na rin yung volume ko. Kasi pag sumagad pa ako dun, para mag-feedback na ako. So nakasagad na ako dito sa track 1. Tapos yung gain ko ganito kataas. Check, hey, 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 1, 2. Check, hey, hey, hey. Check. Papatayin ko yung 48 volts ha. Tingnan natin ha. Check, hey, hey, 1, 2. Nawala. Bubuhayin ko. Check, hey, hey. So, gumagana. Ngayon, sunod natin testing in is yung effects. Mic effects. So, dito, ang mic effects niya, yung nakita ko ay delay. Delay lang yung kasama. So, i-on lang natin to. Ipindutin lang natin tong button na to para magkaroon siya ng effect. Check, check. Hey, hey. Yun. So, ito yung adjust. Ito yung iba't ibang klase ng effects. Ah, ng delay. Check, check. Hey, hey. Check, check. Check, check. Check, check. Hey, hey. Hey, one, one. Hey, hey. So, ito naman yung speed. Check, check. Hey, hey. Hey, hey, 1, 2, check, check, hey, 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 dumadami. Check, 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 hey, hey, 1, check, check, hey, 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 1. Okay, so ito lang. So, ayun na. So, yun yung quality ng effects niya, delay. So yung style niya parang classic na mixer set. Kalimitan sa mga professional na ginagamit lalo na pag mga live, ang effects ay reverb, yung talaga yung maganda. So dito delay. So ngayon, so perfecto pag mga video okay o karaoke ano. So testingin naman natin yung line 2. Testingin natin, nilipat ko lang ha. Kapatayin ko muna yung 48 volt para hindi mabigla. Patayin ko muna yung master volume. Okay, buhayin ko na yung phantom. Tapos volume natin. Check, hey. Ay, yung master ulit, buhayin natin. Check, hey. Check, wala tayong game. Check, hey, 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 1. EQ, tingnan natin yung EQ niya, yung high. Check, hey, hey, check, check, hey. Check, hey, yung bass. Check, hey, 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 check, 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 hey. Okay. Buhayin natin yung, lagyan natin ng effects. Check, 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 hey, hey, 1, 2. Check, hey, on. Hey, 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 hey. Okay. So, okay din yung channel 2. So, ngayon, yung susunod, susunod ay yung dalawang channel. So, actually, 4 channel to lalabas kasi left and right, so dalawa in total. Kaya lang, pag nagsalpa ka dito, automatic sa kabilang speaker lalabas. Automatic yon. Pagka nagsalpa ka naman dito, sa kabilang speaker, left and right. So, testingin natin. Ano? So, balik ko lang muna to sa... Tanggalin na muna natin. Tanggalin ko yung phantom power. Okay. Ang pantetesting natin dito ay yung guitar track. Guitar. So, ito yung jack PL. Kunin ko lang guitar. So ito na yung gitara, gagamitin natin. So ilalagay natin yung jack una muna sa left. So sinasabi dito, may mababasa ka dito sa selector. Pagka naka-press siya, ibig sabihin
USB siya. Tingnan natin na yung volume ko. So hindi siya natunog kasi naka USB siya. So dapat i-unselect natin para ST. Okay, in-unselect ko. Okay, meron na. So lumalabas lang siya sa kabilang speaker. Pagka nilipat ko, patayin ko muna dito sa kabila, volume natin doon naman sa kabila lumalabas, doon sa kabilang speaker lumalabas. So malinaw, no? Tingnan natin yung EQ. Pag gusto kong lagyan din ng effects, wala. So wala. So ibig sabihin pang instrument lang talaga to. Kasi itong dalawa lang ang mayroong effects. Ito kasi ay yung switch na para kung USB. Kasi kaya mamimili ka pag ito yung sa input line, yung ST. Pagka naka hindi siya naka-press. Kapag naka-press siya, hindi siya tutunog kasi USB. Magiging itong channel na to, magiging volume siya ng USB. Nagigets nyo? Pag salpa ka ng USB dito, magiging volume siya ng USB. Malinaw yon, ha? Okay, yan. Okay. So, okay na. So, ngayon, okay na yung na-testing na natin yung function, ano? So, malinaw yon. Ngayon, ang susunod natin te-testingin ay itong USB. Kasi pwede tayong mag-salpak ng USB, mag-play tayo. Kagaya ng ibang mixer. So, bunutin ko muna to, ano? Tayin ko muna itong ating jack, guitar. Tapos, USB. Ito lang yung USB, ha? So, ito na yung USB ang gagamitin natin. So, dapat mayroong MP3 sa loob ng USB mo. Para pag salpak dito, pi-play siya. Gaya ng ibang mixer. Okay? Testingin natin. So, okay. Yung indicator nakita nyo. Nag-play na siya agad. So ngayon, bo-volume natin. So, nakita niyo yung indicator. Mayroon siyang nag-play na siya automatic kasi may indicator siya. So, bo-volume ko, ito na yung magiging volume niya. So, para tumunog siya, kasi hindi siya tutunog, kahit mag-volume tayo dito. Nandun na yung master natin, bukas na, no? Kinalang natin ng konti. So, pindutin natin para daw maging MP3 itong channel na to. Yun. Okay, malinaw yan. So, ulitin ko, no? Pagka nakapindo, naka-unselect, ibig sabihin line siya. Pagka inon mo, yun na yun, gagana yung MP3 mo, yung USB mo. Yung naririnig nyo ay yung guitar track ko ng kahit pa. Naka-record dito sa MP3 dito sa USB. Next natin, ito yung button ng next. Oh. Tempre. Ito yung gain, inalang natin. Kamustang bakasyon mo? Ako, eto pa rin. Nababato, bad trip talaga to. Meral ko, bakit brown pa rin dito? Walang selfie sa bahay. So, malinaw. Okay. So, okay na. Gumagana yung ating USB. So, bubunutin na natin. So, okay. Good. Okay ang USB niya. Ngayon,
Ang next na gagawin natin, testingin natin, ay i-bluetooth natin dito kung gumagana yung bluetooth niya, no? Wait lang, kukuha lang ulang isang cellphone para pang-connect dito. Okay, so ito na. Isang cellphone tayo. Testingin natin, no? So, i-open natin yung bluetooth. So, i-mode natin para ilagay natin sa bluetooth mode. Ayan, nag-blink na bluetooth na siya. Tapos hanapin natin dito. Buksan natin. Search lang natin. Tapos eto siya. Okay. So ganito itsura niya. Ayan, kukonnect. Connect natin. Actually, connected na siya. Okay, nakonnect ko na. So, connect. Ah, ito. Window 10, BT speaker. So, connected. 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 Tapos, yung lumabas. Okay. May lumabas dito na parang play. Connected na yung ibig sabihin nun. So, ngayon, yun natin, mag-play tayo ng music. Okay, pakinggan natin. Diba, hanap lang tayo ng song para hindi ako makapiright. Okay, ito. O, ngayon, buksan natin. Yung high. Yung high. So, okay. Kung mapapansin ko, ang ganda. Maganda siya sa audio. Malakas talaga. Malakas. Okay. Kahit sa gitara, malakas din siya, no? Okay, ngayon. By the way, doon sa condenser mic, may mga condenser mic, kagaya niya sa akin, hindi niya napailaw yung indicator. Pero, gumana yung function. So, mali na yun. Baka isipin niyo, hindi umilaw yung lalo na yung mga magaganda klaseng condenser mic. Baka sabihin niyo, ginamit niyo, tapos pinantong power niyo, ayaw mag-indicator, hindi nagana. Gumagana siya. Hindi lang may pagkakataong hindi umiilaw doon sa mic mo, pero gumagana siya. So, na-testing ko naman sa inyo, di ba? Okay. So, malinaw yon. So, nagamit na natin yung Bluetooth. So, i-off ko na. Para pumunta na uli siya sa line. Click natin, line. Okay. So, ngayon, te-testingin natin mag-gitara with vocal. Dito sa standalone. Naka-standalone tayo, ha? Ibig sabihin, hinaan muna natin yung standalone tayo, ibig sabihin mixer lang, connecta doon sa speaker. So, by the way, kailangan ang speaker nyo ay powered. Kaya siya tumutunog, powered to, ha. Kung direct yung speaker nyo lang at hindi kayo gagamit ng amplifier, hindi siya gagana. Okay, hindi, kailangan ng amplifier pa rin, ano? Hindi siya powered mixer, tandaan nyo yan mabuti, ha. Okay, yung gitara. Okay. So ngayon, gagamit ako ng headset para sa monitor ko. I-testingin ko rin kung gumagana siya. So, ayan. So ang headphone niya dito at ito yung volume. So now. Input natin yung jack. At tatanggalin natin, i-unpress natin para tumunog. Okay. Then master, main mix, then volume.
Okay. So sa left lang din kasi nasa left yun. Okay. Gusto ko kasi maging stereo yung headset ko. So ililipat ko siya ng channel dito sa second channel. Oh, sorry. So dapat make sure naka-off din yung volume. So dun, dito ko nilipat. Mas malakas. Stereo na ako. Kapag masyadong malakas yung gain niya, siya nagkakaroon siya ng hum. Okay na. Okay. So yung mic testingin ko. Check, okay. Check, okay, okay. Buhay yung phantom. Okay. Check, check, hey. Okay. Check, hey. Check, hey, hey, hey. Check, hey, hey. So, ayan, pagka may delay, mas preferred ko kasi yung walang delay. Okay. Check, hey, yan, ganyan lang. Ito lang trip ko. Ito lang talaga. Check, hey, hey. Check, hey, hey, hey. One. Check, hey. Okay. Check, hey, 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 one. Check, hey. Okay, so testing natin. So hiramin muna natin yung kanta ni Idol Rico. My hiringin akong bagong awitin, bagong awitin. My hiringin akong bagong sigaw. Testingin natin yung mayroong delay. Okay. My hiringin akong bagong awitin, bagong awitin. Pwede natin. Check, check. One. My bagong sigaw. Hey, so yun. Okay, na-testing na natin yung function pag standalone siya. Ngayon, ang susunod natin gagawin ay ipakikita ko naman sa inyo. Titingnan natin kung itong audio mixer na to ay tatanggapin ng ating DAW o digital workstation, audio workstation. So, yun ang mahalaga eh, para pag mag-record tayo. So, yun yung
yun ang dahilan kung bakit dapat natin reviewin to, dahil ito yung request ng aking sponsor ng mixer na to, no? So, okay, setup na natin. So, ito yung USB ang gagamitin ko. Ito yung pang data cable. O, yung sa cellphone nyo, yung pang nilipad kayo ng data. Importante yung pang data, no? So, ngayon, tatanggalin ko muna. Patayin muna natin yung volume. Off muna natin. Patayin muna natin yung point of power. Bubunutin natin yung adapter niya na pang standalone. Okay? So, namatay na siya. Gagamitin natin itong cable na to. So, sasalpak natin siya dito. So, nag-indicate na siya. So, nakita nyo. Buhay na siya. So, ngayon, tingnan natin, kasi mayroon nakalagay kasi dito sa likod na button kung PC o hindi. Click natin kung ano mangyayari. Okay. Pinindot ko muna ito, saka ako binitawan ang lumabas sa kanya, PC. Okay. So, ibig sabihin, nandun na siya. Okay. So, tingnan natin kung okay. Pindutin ko ulit. Okay, PC. So, mag-i-install siya dito. Okay. Ngayon, so, after mo ma-install sa laptop mo or desktop mo, so, bubuksan natin ngayon yung ating door. So, ito refer yung gamit ko. So, kailangan ipabasa natin yung itong mixer na to doon sa ating door. Tingnan natin kung mababasa. Okay, ngayon, pupunta ako dito sa options, sa preferences, sa settings nito, sa Reaper ha. Pero sa iba, tingnan nyo lang kung saan yung settings yung ano, settings ng audio device nyo doon sa doon nyo, sa digital audio workstation nyo. Kung ano man yan, kung audacity man yan, ano. Okay, dito, hanapin natin yung direct sound. So, select natin yung sa automatic. Ito, micro, ito siya. Ganun din yung out dapat. Okay, so okay, tapos i-okay natin. So, ngayon, okay na siya. Pag in-okay mo, ito yung record natin. Tapos testingin natin ngayon. So, ngayon, para mag-monitor siya doon, testingin natin, buhayin natin tong master volume. So, makikita nyo, pumapalo siya. Pumapalo na dito. Pumapalo. So, malinaw yan. Okay? So, yung mic, testingin natin. Buhayin natin yung phantom power. Check. Hey, hey. So, pumapalo din. Check. Hey, hey. Okay. Check. Hey, 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 hey. So, ngayon, te-testingin natin mag-record. Okay. Testingin natin mag-record, no? By the way, aalamin ko rin kung itong interface na to ay kaya niyang mag-split o mag-input ng separate kung ilan ang track nito. Titingnan natin. Pero kanina pa lang, parang napansin ko, naiisang track lang talaga ang kayang ipasok niya sa Domo. Hindi kagaya ng mga ganitong interface, audio interface. Kung ito, dalawang input to, so dalawa din na separated sa Domo. Dito kasi, hindi. Parang napansin ko, hindi. Hindi siya ganon. Okay? Okay, testingin natin, no? Titingnan natin. So, ito yung track. Yun na. Tingnan natin. So, nakalagay na siya sa right. Sabay siyang pumapalo. Sabay pumapalo. So, ibig sabihin, hindi siya separated. So, ibig sabihin, isang track lang. Lahat tong apat na to, isang track lang, literal, i-out niya. Dito, isang record lang. So, dito ka na mag-a-adjust ng main mix mo kung may plano kang mag-record with guitar. Dito ka na mag-a-adjust ng volume, tsaka
titimpla nung ano mo. Okay? Ang gagawin mo na lang sa application mo, sa DOM mo, ay yung mga BST na kung paano yung mga compression yung gagawin mo. No? So, testingin natin. Okay? Testingin natin mag-record. Okay? Testingin natin. Patayin ko lang muna yan para hindi ako makasagap ng ano. Medyo mabanas sira aircon namin. Okay. She dies every day. She feels so much pain. Sometimes I force her to walk away. Okay, testingin natin ngayon sa playback. So kung mapapansin nyo, wala siyang sound. So ngayon, siguro dahil dito, kailangan natin i-click yung USB para siya tumunog as audio. Tapos patay ko lang muna yan para oh yan yeah. So nag-monitor na siya, sira aircon natin. Okay, so malinaw pagka magpe-playback ka na, i-click mo lang to, i-click mo lang to, dapat naka-on tong USB para may monitor ka sa playback mo. So malinaw yan kasi pag nakapindot yan walang tunog, sasabihin mo mga problema sa connection. So ganun lang, no? So malinaw 'yon, no? Pagka sa playback, no? Yung naririnig yung ingay sa electric pa. Gaga lumalagid ako. So 'yon. So malinaw pag magpe-playback kayo. So malinaw 'yon. Kailangan naka-on yung USB. Ito yung quality. Patayin ko lang muna yan para hindi ako makasagat ng ano. Hindi ba banas sira aircon natin. So yun yung ginawa natin kanina. Malinis yung record niya, maganda. Kung ano yung mismong quality. She dies every day. Ito yung volume ng monitor. She feels so much pain. Okay. Sometimes. So yan. So ngayon, sa review ko na to, siguro sana may malinaw, no? So nahimay-himay natin yung function, kung may katanungan kayo. So malinaw, itong mixer na to, okay, para maging audio interface mo. Kung ang hanap mo ay yung gusto mo lang mag-live record din sabay-sabay, tapos isang pasok lang doon, mangyayari, ha? Hindi siya yung dalawa yung labas na separated sa domo. Isa lang. Isa lang siya, pero okay siya na pang-track by track, okay? So, halimbawa, plano mong maglagay ng sabay kayo na drum, kunyari. Simplay mo na lang ng konti dito, pang jam-jam lang. Okay? Kaya niyang magsabay, mag-apat dito. Pero pagdating doon, sa do, ay isa lang. So, malinaw yan. Yung quality all in all, maganda. So, sa budget niya, mura lang siya. So, yun. So, kung may gusto magtanong kung saan ko nabili to, pwede kayong magtanong lang sa akin, mag-message kayo sa akin, i-share ko sa inyo yung link. Okay? So, sa akin, itong Yamaha F4A, okay siya. So, abangan yung susunod kong review, ang susunod kong ituturo sa inyo, kung paano naman natin magagamit itong mixer na to, magiging audio niya, yung mismong yung audio ipapasok ko dito sa ating phone para pag live streaming, para quality. No. Okay, maraming salamat. Rock on.